nandito sa squash. Okay. Yung limang yon ay yung forehand, backhand, smash, drop shot, saka yung bow shot. Pero sa mga beginners, ang ating ini-emphasize yung forehand at backhand muna. At okay, ito yung ituturo ko kay Leah. Yeah. Ano yung mas mahirap maintindihan or matutunan? Squash or say tennis? Dalawa siyang, iba siyang sport, pero mas madali sigurong matutunan ng tennis kasi mas madaling makita. Pero ang squash kasi mas masarap matutunan kasi pag natutunan mo ay siya nakaka-addict. Nakaka-addict. Kasi hindi ka mapipikon sa patin. Okay, so yung mga strokes na the basic techniques as Jovie mentioned, dalawa. Yung basic strokes na forehand at backhand, yes, yung okay, ating matututunan. Okay, let's do this. Ang pag-grip nito, parang handshake. Parang handshake. Shishake tayo ng hand, na ganyan. Tapos, yung parehong kamay na yan, ilalagay ngayon natin sa raketa, tapos yun ang ating magiging grip. Para tayo nagsishake hands. Ayun. Okay, so ngayon, ito, matututunan natin ngayon yung forehand. Forehand, tama na yung forma ni Leah, ha? Tama na rin yung kanyang racket preparation. Bibigay ko na lang yung bola sa kanya para tamaan. 1, 2, 3. Yun! Yun ang forehand. Usually, pag ang shoulder mo nakaturo dito, sa wall tapos namin patatamaan ng bola. Tapos ang direction ng bola, diretso sa likod. Diretso sa likod. Ang sample ito, kapag ako naka-backhand, pag ipapalo ko yung bola, yung shoulder ko nakaturo doon, yung paa ko nakaturo rin doon, pag tama ko, diretso yan. Like, pag ganun. Okay. Now that alam ko na yung basic strokes, tas yung basic direction ng shoulder ko, yung footwork, medyo familiar na ako. Do you think I can actually play a game? With a little practice, kayang-kaya na. Mamaya mag-practice tayo. Dito lang yan sa pool sa 5.